Hi, sup guys? Good morning! Welcome back sa akin channel at panibagong video na naman tayo. So, yun nga no, meron tayong papakita kung paano gumawa ng SSL config, configuration ng Santio promo o kahit anong promo basta applicable yung ating payload. So, yun nga no, napakita ko sa inyo kung paano gumawa ng SSL. So, meron tayong ano, pagpipilian na site kung saan tayo gagawa. Pwede din dito, papakita ko sa inyo. Password niyan, hypebeast. Same din sa password ng pasang username. Ngayon guys, no? Laki-laki. So, pumunta tayo sa 3 dots. 3 line, I mean. 3 line, I mean. So, tap natin yung create account. Pag-create ng account, create lang kayo dyan. So, ang ginawa ko kasi mga idol, o mga makatopo, ginawa ko, may ready na akong account na gagawin. So, tignan nyo na lang yung setting din, kung paano gawin. Ginawa ko lang naman yung IP host address ng account. So yun na, ang una natin gagawin, pwede baguhan pa lang. Sa mga baguhan dyan, gusto ko makinig kayo dito kung paano natin gawin to. Check lang DNS, tsaka yung nabawa na una, pupunta siya dito. Ganyan siya, tunnel type, portal. Tapos, connect via. Siyempre gagawin mo, SSL tayo. SSL. Pag-SSL, save natin yan, tapos pupunta tayo dito. So, bago natin kalimutan, syempre kailangan natin ayusin muna yung setting natin bago tayo pupunta sa secure shell. Ito. So, yun, ayusin natin yung advanced setting. Ito yung wake lock. Tapos buffer size, 5-9 yan. Yung buffer size, 5-9. Yan yung set para ganyan yung pagpasok ng internet. Yan yung ginagamit. Pagpasok ng internet, ay yun. Mga ganyan. Kung para malalabas. So, narito na nga tayo, your shell. So, in-input ko na yung mga nga ito. IP house address. Input ko na, ganyan siya. Tapos always, kapag SSL, 443. Kapag naman SSH, kapag yung karinig po mo natin ginagamit dati, 22 yung port. Kapag naman SSL, yung port natin, 443 always. Pagkakita ako ng username, tsaka yung password. Save lang naman yan. So, huwag kakalimutan yung page your setting, data compression, always check. So, yun nga, no? So, mga kapopoy, disconnect natin to, mga kapopoy. Panoorin nyo paano gumana. Huwag mo siyang didiretso dito. Start. Papaganayan mo siya dito. Secure shell. Check mo yan. Control. Check mo yan bago ka. Bago mo magpaganayan. Tapos start mo lang siya.
Palitan pa lang natin yung Christmas lights. Paano ba mag, ano, mag... mag-bag ng payload? Itong unang gagawin natin, men. Pindutin yung mviber.com. So, tignan natin to. Kukonek siya. So, kumonek nga. So, connected siya. So, pag ano natin, stop natin yan. Tanggalin natin to. Lagay ko kahit. Tapos, tap ko yung ano. Yung start. Titignan natin kung kukonek. So, yun na nakikita nyo naman. Connected. So, for purpose nitong ano, payload ni mviber.com, i-input mo siya sa ano, sa una muna bago mag-apply ng pangalawang payload. So, di ba kanwari, kukonek mo na si mviber.com sa una. So, ganun, pag kumonek na, siyempre, ano mo na siya, stop mo yung injector, erase, X mo yung ano, mviber.com, input mo yung ano, yung gusto mong password, tapos try mo yung i-connect, man. Mga kapopoy, kukonek yan, popoy. So, ganun lang, simple. Kasi, purpose ngayon ng ano, ng mga IT, na magagaling, para hindi ka ma-unblock, tapos no capping pa. Kasi kapag gagamit ka ng karaniwang common na payload, pwede ma-ano eh, pwede kang ma-block. Yung pwede kang ma-block, ganun lang yun, man. So, kung bago ka lang sa akin, channel Popoy, mga kapopoy, gawin natin to, mga kapopoy, ah. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell for updated my videos. Updated videos. So, yun. At manood ka na rin para marami kang matutunan about sa VPN, about sa mga tricks. So, ganun lang kasimple. So, salamat. Hanggang dito na lang. And 3, 2, 1. Hi guys! Bago ko kalimutan, shoutout pala sa admin ng Page Cyber, Sir Boss Deep. Shoutout sa'yo.